for sure narinig mo na or napanood mo na yung tungkol sa isang bata na pinatulpo yung tatay. Pero hindi yon ang pag-uusapan natin ngayon. Ito na naman. Watch this. Ooh. Tinapon yung mga chili oil. Yan o. Oh. Binuhos pa yung tubig. See? If you will observe doon sa video, halatang sinusulsulan siya ng mga kaibigan niya. Yung parang china-challenge kumbaga. Familiar ba? Think deeper. I'm sure many times mo na rin napapanood yung mga ganitong klaseng videos. Ang difference nga lang ay sa mga influencers mo ito madalas napapanood. Tapos sasabihin nila doon sa dulo, for entertainment purposes only. Of course, syempre, mukha naman silang nag-e-enjoy, mukha naman siyang joke lang or masaya sila. Kaya naman, para doon sa mga viewers or mga followers nila, nagmumukha itong okay lang din na gayahin or gawin. And it's clear na doon sa video, intentional yung ginawa nila. And if you can see, ang concept ay parang kinokopya nila yung mga napapanood nila. Why? Kasi binivideo nila ito na parang nagcha-challenge-challenge sila at pinost pa. Again, kasi nga normal itong nakikita sa ibang influencers. Well, ang question dyan ay dahil lang ba sa mga videos na napapanood ng mga kabataan ang rason kung bakit nagagawa nila ang mga tulad ng ganito ngayon? Basahin natin yung ibang comments sa videong ito. Sabi ni Inadobong Sabi, samantalang kami ng mga friends ko kapag nakain kami sa karinderya or fast food, nililigpit namin ang pinagkainan namin before umalis. Ito pang sabi dito, ang hirap kaya linisin yung chili oil. Makakailang punas ka muna bago ito mawala. At ito naman ang sabi ni Star, someone don't know GMRC. Well, let's talk about GMRC. Good manners and right conduct. Actually, ito ay isang subject noon. I don't know kung may mga hindi nakakaalam nito pero common ito na subject way back then pa talaga. At inabutan ko rin to. As I research naman, hindi daw totally ito tinanggal sa ating curriculum. Bagkos ito ay nag-transform lamang into ESP or edukasyon sa pagkapapakatao. Kaya nga lang broad ang turo tungkol dito. Although nandun pa rin naman yung values na dapat tinuturo sa mga kabataan natin ngayon. But then again, hindi gaano daw itong nabibigyan ng diin yung ibang aspeto dahil holistic ang approach dito. However, dahil sa napansin ng gobyerno, ang pagbaba ng values ng mga kabataan ngayon ay pinirmahan ng dating Pangulong Duterte ang isang layunin na ibalik ang GMRC bilang separated subject noong 2020. So it's obvious na naramdaman na rin pala ng gobyerno ang epekto ng kakulangan ng pagbibigay diin sa values ng mga subjects sa mga kabataan natin ngayon. Idagdag mo pa dyan yung uncontrolled na pag-consume ng mga Pilipino sa mga contents that can influence them na nagkukos ng conflict and damage sa ibang tao. Eto ha, based sa pag-aaral, ang tao daw kasi ay parang empty computer nung pinanganak. From 0 to 12 years old daw ang pagre-record ng program sa tao. Meaning kung ano ang tinuturo, nakikita, naririnig, at ano ang environment ng 0 to 12 years old ay siyang nagiging program ng pagkatao niya. Kwento ko lang, nakapagtrabaho at madalas din ako sa Japan. At sigurado ako, aware naman kayo kung gaano sila kadisiplinado, di ba? Pero ang tanong, napanood mo na ba to? Japanese fans cleaned up a Qatar World Cup stadium after a game, even though their team wasn't even playing that day. Ooh. We never leave, Japanese never leave rubbish behind us. We respect the place. Wow. Not for respect. The cameras. Yeah, not for cameras. Not for cameras. Fans not stayed and picked up litter and food wrapping, dressed in their national colors. They collected it into plastic bags. What a great example they showed. Awesome, right? Kahit hindi nila bansa, kahit hindi nila stadium, at kahit hindi team nila ang lumaban during those time, naglinis pa rin sila ng kanilang mga kalat. And as you can see, kahit hindi nila kalat, ay pinupulutan rin nila. They have this engraved habit na naglilinis sila. Leave no trace practice, kumbaga. Sa ilang pabalik-balik ko sa kanilang bansa, ay may na-observe ako kung saan talaga nanggaling yung solid practice nila na tulad dito. Ito ay based lang naman sa observation ko, ha. Yung mga bata sa kanila, ang curriculum nila ay nagpo-focus sa pang-araw-araw na activities nila. Di sila agad masyado sa academics. Let's say, ang bata sa kanila ay tinuturuan sila kung paano umuwi, paano tumawid, paano bumili, ano ang itsura at value ng pera, paano ginagamit ang public facilities nila. Hindi yung basta pinapakita lang sa pictures ha, or tinuturo sa classroom nila. Lumalabas talaga sila at pinapa-experience sa kanila lahat ng yun
habang nandyan yung kanilang teacher to assist them. Pati paano sila maglinis ng CR nila at basta marami pang iba. Parang yung pinakauna nilang subject talaga at number one na pinapatatak sa isip agad ng bata pa lang, disiplina. At kita mo na pinapatatak sa utak nila habang bata pa ang humility. Siyempre, madalas din rin naman nila yung nakikita sa mga adults nila. Ibig sabihin, naging part na ng culture nila ang mga ganito. In my opinion, yan professional analysis ko lang naman ito ha. Kasi hindi naman ako professional na psychologist or MA or anuman yung profession na nag-aaral tungkol sa mga ganito. Sa tingin ko, ang pinaka meron sa Japanese kung bakit nila na-achieve ang mindset tulad nito, humility talaga. Hindi nila iniisip na sobrang galing nila compared sa iba. Hindi nila iniisip na mas matalino sila kaysa sa iba. Hindi nila iniisip na mas angat sila kaysa sa iba. Kasi sa totoo lang, if you have humility, hindi mo maiisip na gagawa ka ng mga bagay na ikakabastos ng kapwa mo. At kapag meron din tayong ganitong mga Pilipino, siguro mas disiplinado din tayo. Ang tanong dyan eh, sa nakita mong video, naniniwala ka pa rin ba sa sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan? Sa tingin mo ba dapat na sa panahon ngayon na istriktong bigyang diin ang pagtuturo ng values at disiplina sa mga kabataan? Ano nga ba ang mas mahalagang dapat matutunan ng mga Pilipino? Ang maging matalino sa pag-aaral o ang may mas tamang asal?